Good morning, guys. So it is February 19, 2021 today, and it's already 8:10 or 8 a.m. And papunta ako ngayon sa smoke emission center para magpa-emission at magparehistro nito ng aking on the CRB. So I was set to go there at around 7:15. Kaya lang, sakit yung tiyan ko. Nag-ano. Yan. Kaya tinanghali. Anyway, malapit lang naman yung ano dito, emission center dito sa bahay. It's just a few meters away. So, let's go and papakita ko sa inyo yung procedure mamaya sa emission center. Emission ako nitong aking CRV. So, andito ulit ako sa Rising 8. Ito ang mga guwapo natin, mga kaibigan dito sa Rising 8. Siyempre, as always, si Kuya Ariel yung tumutulong sa atin. At ang mga poging-poging kaibigan natin dito. So, dito kinukuha yung chassis number. Yan. Okay guys, so tapos na ako. Mabilis, halos hindi nyo napansin na tapos na pala yung smoke emission test niya. So guys, tapos na ako. So I'll be going back to the office. So that's about it guys. Tapos na ako magpa registro itong CRV. So dapat maaga ako dadating doon. Kaya lang masamahin dyan ko kahit ang aga kong gumising. Actually, 5:30 gising na ako kasi plano ko 7 a.m. Nandun na dapat ako sa emission center. Kaya lang, nagpo-poops ako. Kaya tinangali din ako ng punta doon. So, 8:10 na ako nakarating doon sa emission center. So, may pila na. I think pang lima ata ako nung time na yun. Dumating ako. May mga naon na sa akin sa sakyan. So, ang total na binayaran ko for registration and smoke emission testing for this 2010 Honda CR-V is 4,280 pesos. Yun guys, so para may idea kayo, 4,280 pesos ang total cost ng registration ko. Tapos, ang alam ko, ang pinagbabasehan ng cost is yung MVUC fee. So, kung makikita nyo yun dun sa inyong, ano, sa inyong rehistro, makikita nyo, tignan nyo dun yung MVUC. Ang MVUC cost nitong CRV is 2,300. So, dun ata nag base. Kung baga, kano yung magiging rehistro nyo. So again, yung nakaraan na nag-rehistro ako ng Montero, which is a bigger SUV, ang MVUC niya ata, if I'm not mistaken, is 2.5 or 2.7. Ang inabot ng rehistro ko dun sa aking Montero is 4,500. May putal ata, 4,560, something like that. So, from there, tignan nyo na lang yung difference.
from Montero to CRV. Yung CRV is SUV din, pero this is a smaller SUV. Ayan. So, ganun po yung cost. So, ngayon, tapos na. Nga pala, kasama dun sa cost na pinayaran ko kanina na 4,280 yung, again, na emission testing fee. At syempre, yung mandatory TPL insurance. So, yun po guys. So, I hope nabigyan ko kayo ng idea sa cost of registration. And dun sa mga nagtatanong about dun sa MVIS na pinatutupad ng LTO recently. MVIS yung napakadaming chinecheck dun sa sasakyan nyo. Yung pati mga buga ng ilaw, pati mga seatbelts, lahat, gulong, brakes, lahat ng functions, chinecheck nila. Actually, hindi siya, hindi naman kinancel eh. Parang hinold muna ng government yun, di ba? Ano muna siya, pinatigil muna, pansamantala. So, dito sa amin, sa Indang, using ko na yung camera ko. So, dito sa amin sa Indang, wala pa yon, wala pa yung MVIS na testing center. So, kaya ganun pa lang yung inabot ng cost ng registro ko. Pero kung meron na yon, ayun guys, thank you for watching and please do like and subscribe sa aking channel. So, again, shout out doon sa Rigoy Ariel Atas na palagi nga nag-aasi sa akin sa aking registro ng aking mga sasakyan, ng aking big bike, pati doon sa pag-askasa sa aking auto sweep. Salamat Kuya Ariel Atas. And doon sa mga boys doon sa Rising 8, shout out sa inyo, sa mga pogi pakurot. And thank you guys. And please hit the bell button para ma-update kayo sa aking mga ibang videos na ilalabas. Thanks, bye.